hindi kita pananagutan. That's stupid. Imbis na humingi ng tawad, ito nang sinabi ko sa kanya kinaumagahan matapos may mangyari. Minsan guilty ako, minsan hindi. Halo-halong emosyon, maging ako nalilito. And the one day, bigla na lang ako nasabik maging isang ama. Sa tuwing maiisip ko na makakarga ko siya, malalambing, makakausap, kahit na puro iyak lang naman ang alam ng isang bata ay ayos lang. It feels amazing for me. Gusto kong maging ama ng anak ni Claudia. Ako lang ang ama ng batang dinadala niya at wala ng iba pa. I feel betrayed. Galit ako nang malamang nakikipagbalikan si Diego sa kanya. Ex niya na niloko lang naman siya. Katangahan. Isang malaking katangahan ang pagkikipagbalikan sa taong minsan na siyang sinaya. Idadamay pa pati ang anak ko. Hindi ako papayag. Kaya naman nasabi kong kukuhanin ko ang bata kasi akala ko makikipagbalikan siya kay Diego. I don't care about Leslie. She's so desperate. Sila mami lang naman ang nagde-decide. Hindi man lang ako tinanong what I feel about it. O kung gusto ko ba. Wala. Para akong robot na dapat sumunod lang. To be honest, I'm thankful na dumating si Claudia. Nakawala ako sa baliw niyang pinsan. Ngunit nagulo sila. Ang maganda nilang pagsasama ay naging bangungot. After naming mag-usap ni Claudia kung saan dapat mapunta ang custody ng bata, ay iyon na pala ang huli naming pagkikita. My really plan is pakasalan siya. Mahal ko man siya o hindi, I don't care. Basta kasama ko ang anak ko. But it suddenly happened. Umalis siya nang walang paalam man lang. Bakit nga naman siya magpapaalam sa gagong tulad ko? Isa akong halimaw sa paningin niya. Pakiusap, sabihin na po ninyo sa akin kung nasaan siya. Gusto kong panagutan ng bata. Halos maglumuhod na ako sa pagmamakaawa sa ama ni Claudia. Nakiusap ang anak ko na walang makakaalam. Alam kong gusto mong maging ama sa apo ko. Pero si Claudia pa rin ang magdidesisyon at hindi ako. Kapag bumalik na siya, babalitaan agad kita. Umaasa ako sa pangako ng ama niya. Nangako ako na pagbalik ni Claudia, pakakasalan ko na siya at babawiin ko ang mga oras na sinayang ko. But when I see Diego, karga niya ang anak ko, tila ba? Masisiraan ako ng bait. Kinalimutan na nga talaga ako ni Claudia at mukhang masaya na sila. Naging totoo nga yata ang comeback nila. Sa airport pa lang, alam kong anak ko na si Laurel. At alam kong napakaganda niyang bata. Sa tuwing magpapadala si Claudia ng picture, ay agad itong sinesend sa akin ng ama niya. Lihim kami nag-uusap at nagkikita. Pinalabas ko lang na kinidap ko si Laurel at pinalabas kong wala akong alam kasi natatakot akong umami na simula umalis sila hanggang pagbalik nila sa Pinas. Updated ako. Kaya imbes na magiging gago lang ulit, nag-decide ako na ayusin ang sarili ko para sa pag-uwi ng mag-ina ko. I was crying when I'm watching Claudia. Sa video na ipinadala ng daddy niya sa akin. Gusto kong pumunta ko na saan siya ngunit hindi ko alam ang bansang pinagtataguan niya. Nakita ko si Claudia sa hirap habang nanganganak. Sabi ng ama ni Claudia ay si Diego ang nag-aasikaso maging ang tagakuha ng video. Imagine, ako na ama wala sa tabi ni Claudia pero yung ex niya nandun. Sobrang hiyang-hiya ako. Natigilan ako sa pag-iisap ng malalim bago na pabuntong hininga. Galit na siya sa akin. Z, hinaplos ni Claudia ang mukha ko. Magiging maayos din kayo, tiwala lang. Huwag mong susukuan si Laurel. Hindi ko gagawin yun. Matagal kayong nawalay sa akin at ngayon kasama ko na kayo. Susuko pa ba ako? Abot mo na ako. Niyakap ako ni Claudia, ramdam kong umiiyak siya. Hindi kami nawawala sa'yo. Hinding-hindi na, Z. Gawin natin lahat para maintindihan ni Laurel na may mga bagay na hindi maaaring biglaan. May mga bagay na bago makamtan ay grabe muna ang pagsubok na daraanan. Napatango ako at hindi na kumibo. Dahil sa nangyari ay hindi na namin pinatuloy ang mga dapat na dadalo. Nagpaalam ako kay Claudia na pupuntahan lang muna si Laurel sa kwarto. Pumayag naman ito at sinabing, maghihintay na lamang siya sa sala. Kumatok ako. Laurel anak, go away! Umiiyak na sabi nito bago nagtalukbong ng kumot. Naupo ako sa tabi niya at ilang segundong tahimik. I said, go away. Anak, hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit hindi namin nasabi agad sa'yo. Obviously, eto ang iniiwasan namin. Gustong-gusto kong makilala ka pero nung sinabi ni mami na patay ka na, isang gabi akong umiyak para ipagluksa ka. At ngayon malalaman ko na buhay ka po pala. Bakit daddy?
Why did you abandon us? Totoo bang ayaw mo sa akin? Totoo bang bunga ako ng... Hindi ko na pinatapos si Laurel at niyakap na siya. That's not true, anak. I love you so much. You and your mom, kayo ang buhay ko. Hindi ka bunga ng kung ano, okay? Don't mind what she said. Ikaw ang pinakamagandang pangyayari sa amin ng mami mo. Pero bakit wala ka nung nahihirapan si mami? Bakit sininong daddy ang nandun at hindi ikaw? Tumulo ang aking luha. I'm so sorry. Garalgal ang aking boses bago napahilamos. Hindi ko na kinaya kaya naman napahagulhol ako. Pakasalan mo ang mami ko. Natigilan ako, napapatitig kay Laurel. What? Tumayo si Laurel at may kinuha sa cabinet niyang sigsig. Lolo told me na ibigay ko daw to sa taong gusto kong ikasal kay mami at sa taong gusto kong maging daddy. At ako ba ang gusto? Hindi na ako nakatapos sa sinasabi ko nang yakapin ako ni Laurel. Opo, ikaw nga ang gusto ko, daddy. Narinig ko may umiiyak na rin sa pinto kaya naman napalingon kami ni Laurel. Nakita namin si Claudia na grabe ang iyak habang nakangiti. Kung may matututunan man ako sa mga nangyari sa amin. Madalas may mga lalaking akala nila madali lang para sa isang babae ang maging ina. Without knowing na ang mga ina ang mas nahihirapan. Lalo pa sa kalagayan ng mga single mom na nangyari na din kay Claudia. Pinakamahalagang natutunan ko ay yung huwag pasok ng pasok kung hindi naman kayang panindigan. Kayang bumuo pero hindi kayang bumuhay at magpakaama. Mabuti na lang at mabait ang tadhana sa amin. Pinaghiwalay man kami ng landas. Sa huli siya pa rin naman. Congrats sa wedding niyo. Congrats po. Ito ang sari-saring naririnig namin ni Z. Pagod na kami ngunit pinipilit pa rin naming makiharap. Sa dami ba naman ang bisita sa aming kasal ay talagang mapapagod kaming i-entertain lahat. Si Laurel naman ay maagang natulog. Nagpaalam na ito kaya naman palagay na ang aming loob ni Z na nagpapahinga na siya. Congrats, Iha. Niyakap ako ni Tita, Ma'am ni Leslie. May lungkot ito kahit na nakangiti. Pasensya ka na. Ngayon lang kami nakapaglakas ng loob ni Tito mo na pumunta. Hindi kasi namin alam kung paano namin kayo haharaping mag-asawa eh. Lalo na ang parents mo, sobrang nahihiya din kami sa kanila. Tita, wala na po yun sa amin. Si Leslie po ay pinatawad ko na at sana siya din po. Sana maging maayos na siya. Ito naman ang palagi kong hiling. Pinsan ko si Leslie at hindi magbabago iyon. Mahal na mahal ko pa rin siya kahit na may mga bagay siyang nagawa o mga masasakit na salitang nasambit. Wala naman na sa akin iyon. Lahat naman nakakagawa ng pagkakasala, maging ako. Walang perpekto kaya naman. Ang pinakamagandang bagay na gawin ay ang magpatawad kung paano rin tayo pinapatawad ng Diyos. Matapos makipag-usap kila Tita at Tito at sa iba pang mga bisita ay nagpaalam na kami ni Zina aakyat na muna sa kwarto upang makapagpahinga naman. Nakakapagod ngunit mas nangingibabaw ang saya namin. Walang kapantay ang kaligayahang na idudulot ni Z at Laurel sa akin. Iniinda ko man ang pagod ay nawawala rin naman ito basta. Makita kong masaya ang mag-ama ko. Sa ngayon, maayos na ang relasyon ng mag-ama. Ang oras na nasayang ay pinupunan na ni Zelensky. Walang kapantay ang kaligayahan na idudulot ni Z at Laurel sa akin. Iniinda ko man ang pagod ay nawawala rin naman ito basta makita kong masaya ang mag-ama ko. Sa ngayon, maayos na ang relasyon ng mag-ama. Ang oras na nasayang ay pinupunan na ni Zelensky. Totoo ba to? Napakunot ang aking noo. What do you mean? Tanong ko habang nakaharap sa aking asawang si Z. Nagsisisi ka na ba? Mapang-asar na tanong ko pa kahit na ang totoo ay kinakabahan ako sa isasagot niya. Bakit ako magsisisi sa matagal kong hinintay na mangyari? Inasam, dinasal at pinangarap ko to. At ngayong natupad na hinding-hindi ko na ito hahayaan pang mawala. Sagot ni Zen na ikinatuwa ng aking puso. Mahal ko kayo, Claudia. Mahal ko kayo higit pa sa aking buhay. At hindi ko kayo kayang mawala, baka mabaliw ako. Hindi naman kami mawawala. Hinaplos ko ang mukha niya upang alisan ang pangamba sa kanyang puso. Nandito lang ako palagi. Dagdag na wika ko pa bago napahagik-hik dahil ipinasok ni Z ang kamay niya sa loob ng aking damit. Pagod ka, rest na muna. May bukas pa naman eh. Bulong ko. Sundan na natin si Laurel. Nakangusong sabi niya bago nakakalokong ngumiti. I'm sure gusto din ng anak natin na gumawa ulit tayo ng baby. Pagod ka na nga sabi eh. Hindi ako pagod.
Hinding-hindi ako mapapagod pagdating sa taong mahal ko. Natawa ako. Sos, bulero ka talaga. Imbis na sumagot ay hinalikan na lamang niya ako sa labi at ang sempling halik na iyon ay lumalim ng lumalim. Tinotoo nga ni Zina susundan na namin sa Laurel kaya naman. Ilang buwan pa lamang ang nakalipas ay ipinagbubuntis ko na ang ikalawang anak namin. Hindi pa namin alam ang gender pero excited na kaming lahat. Apat na buwan pa lamang ang tiyan ko ngunit sobrang OE na ni Z sa tuwing magsasabi ako ng nararamdaman ko. Palagi niyang sinasabi at tinatanong kung manganganak na daw ba ako. Minsan naiinis ako pero minsan naman tuwang-tuwa ako. May araw din na gusto ko nasa tabi ko lang siya hanggang sa pagbabanyo ko. Hindi ka ba naiinis sa akin? Bigla ko na lamang itong naitanong sa kalagitnaan ng meeting ni Z. May online meeting kasi sila. Online na lang daw dahil ayaw niyang umaalis ng bahay. Nais niyang nakabantay sa akin kaya naman napakaswerte ko talaga. Stop the meeting. Utos ni Z kaya naman. Nagulat maging ang sekretary niya. I'll be back. Give me a minute. Unahin ko lang wife ko. Humarap sa akin si Z. I'm in the meeting, wife. Malambing pa rin ang boses nito at ingat na ingat sa pananalita. Wala lang, bigla ko lang kasing naisip. Mamaya na lang, continue mo na meeting nyo. Huwag mo na silang paghintayin. Sorry sa istorbo. Sabi ko bago siya hinagkan sa labi at ngumiti. Bakit naman ako mapapagod na mahalin, alagaan at ingatan ng taong mahal ko? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, baka ma-stress ka lang. Nandito lang ako, wife. You can call me anytime. Kahit nasa meeting pa ako o kahit ano pang ginagawa ko, palaging nasa inyo ang atensyon ko. Kayo ang priority ko. Napangiti ako. I love you. I mouthed. Sige na, start na ulit kayo. Tumango si Z bago muling bumalik sa Zoom meeting nila. Wala nga yata akong mahihiling pa. Napahimas ako sa aking chat. Ang sweet ni Daddy Z mo, baby. Excited na siyang makita ka. Napatitig ako kay Zelensky na seryoso nakikipag-usap sa kamiting niya. Kapag nawala pa ang lalaking ito, hindi ko na alam kung saan ko pupulutin ang aking sarili. Palagi kong sasambitin ang magandang pangyayaring ito sa buhay ko. My beautiful mistake. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng nangyari. Kung ibabalik ang oras at gabing iyon, si Z pa rin ang pipiliin kong makasama habang ako'y nabubuhay.